Game na. Game. 1, 2, 3. What is up guys? Kasuba out here. Back at it again for another Local Goods Clothing Review Season 3. Ngayong araw, i-feature natin ang Laxus Crime Artwear. Pero syempre bago yun, baka hindi mo pa napapanood yung previous episode natin ng Local Goods, which is finiture natin ng Daily Flight. Yan, sa mga nagre-request, baka hindi nyo pa napapanood. Yan, uploaded na yan sa channel, check nyo. Siyempre, hindi na natin mapatagalin pa. Tulad ng dati, let's go and play intro. At ito na nga, ayan, sinasabi ko. Yan, dumating na sa akin. Kanina lang, dumating sa akin itong package na to. Siyempre, unang-una, gusto ko magpasalamat sa Laxus Crime Artwear at siyempre sa owner nito na si Sir Benedict Bolaños. Yan, siya ang nagpadala sa akin ito. Yan, maraming salamat. Meron na naman tayong bagong i-review na tingin ko bago sa pandinig din ng mga viewers natin, no? Ayun, bagong brand na ma-share na maaaring pwede maging laman ng mga cabinet nyo, no? So, yun, hindi natin papatagalin pa. Siyempre, buksan na natin ito. So, hindi ko alam kung ano ang laman nito, kung ano yung design niya. So, surprise na naman to. Ayan, oh. Naka-plastic pa siya. Ay, naka... Ayan, oh. Ayan yung logo nila. Tawag dito. Paper bag. Ayan yung logo nila. Ayan, wala nang ibang laman. Siyempre, buksan natin dito sa taas. Daan-daan lang. Huwag muna natin sirain. Ayan. Dito lang. Alright. Parang lupit. Saktong-sakto siya sa packaging niya. Saktong-sakto doon sa damit eh. Parang envelope para sa damit talaga eh. Oh, ayan na. Ayan. Ayan na, nakikita ko na dito sa likod. Yun nga, kaya hindi na sinabi sa akin ni Sir kung ano yung parang ano niya, yung meaning about dito sa t-shirt na to. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya. Ayan, nakalagay sa likod. So, sobrang informative. May nakasulat dito. Ayan, Pandemic 2020. Part siya ng, ayan, nakalagay din sa kanyang hang tag. Oh. Feeling ko, sticker hang tag to. Oo, mukha nga. Ayan, Laxus Art Series. Accept the reality. So, ayun yung kanilang slogan. Accept the reality. So, sa packaging pa lang, makikita nyo na, ayan, may hang tag siya dyan. Tapos, yun nga, yung parang meaning nung design niya. Ayan siya. So, buksan na natin. Huwag natin patagalin pa yan. Mamaya na natin babasahin to pag nakita na natin yung design. Ayun, nakadikit pala siya dyan. So, meron siyang tape dyan. Alright. Ayos to, ah. Hindi lang siya basta, hindi siya bond paper. Para siyang, ang tawag dito, special paper pa siya. Grabe, effort. So, okay, gano'n natin. Uy! Sticker! Ayan, oh. Laki na itong sticker na to, ah. Solid. Ayan, oh. Since 2017, eh, nakalagay naman pala dito, 2017. Accept the reality, Laxus Crime Artwear. Ayan siya, guys. Laki niya, ah. Ayan, malaki. Malaki itong sticker na to. At glossy siya. Ayan, tabi natin yan. Dagdag sa sticker collections natin at wala pa rin tayong mapagkabitan. Pero, ito na. Oop! Kala ko may malalaglag ulit eh. So, ayan. Unang-una yan, makikita natin. Ayan. Meron siya ditong label. At merong hang tag. Kompleto siya. Ang dami na itong hang tag ah. Ang nito ah. Ito, meron siya ditong, ito, sticker hang tag for sure. Ayan, may cut siya eh. Naka-cut out siya. Hindi muna natin tatanggalin yan. Pero yan, mapakita ko sa inyo. Laxus Art Series. Tatlo ata itong series na to. Ewan ko kung sabay-sabay siya na-release or isa-isa. Then, ayan, Art Series, Laxus Crime. Ito, sticker din to. Ay, hindi. Ano na siya, hang tag na lang talaga siya. Then, ito pa isa. Ito naman, ang kapal din. Hang tag pa lang, men. Laxus Crime. Ito yung logo nila. Sa likod. Ayan. Bloodline Artist. Laxus Crime Artwear. Ayan. Since 2017 nga. Oh, yan. Grabe. Effort sa ano. Then, pakita na natin agad. Ayan. Ano siya? Satin label na digitally printed na etiketa. Ayan siya. Laxus Double XL. Ayan. Nakalagay dito. Ayan. Nakalagay yung details dyan. 100% cotton. Then, wash care instructions. Ayan. Nandyan lahat. Kompleto. At, i-unfold na natin to. Ayan, meron pa siyang pakarton dito, no? Talaga para solid yung appearance niya. Ayun na nga. Ayun. Ayun na ang front. Ayan, nakalagay dito. Laxus 2017. Ayan, year.
yung datingan para sa akin itong brand niya is parang tribal lang datingan font pagdating din sa mga font pati sa design din sa likod pala. Ayan siya, men. So ayan, Laxus, medyo may kalakihan siya. Ayan, then ayan, nakikita ko nasisilip natin dyan sa gilid eh, meron siyang print din. Ano to? 3? Ah, oo nga, ito parang nakita ko nga to sa Facebook page nila. Ayan, lalagay ko rin dyan Facebook page nila. So parang tatlo yung art series na yon. So ito yung pangatlo dun sa designs na yon. Ayan, at dito sa kanan, ayan, meron siya ditong etiketa, woven siya. Ayan, ayan, logo. Ayan, kanyang logo. And yun, Laxus Art Series. Alright. Siyempre, ayan, tapos na tayo dyan. Yung feel ng tela niya, ayan, sobrang, ano, mukhang comfy din to talaga. Hindi siya sobrang kapal, hindi rin siya sobrang nipis. Yung tamang, ano lang talaga, sakto lang talaga. And ang print niya, silkscreen printed siya. Ayan. At siyempre, punta na tayo sa back print. So, in 3, 2, 1... let's go! Yan, yan ang kanyang back print. Ayan, silkscreen printed din siya, syempre. Yan, check nyo guys. Para siyang, ano tawag dito? Grim Reaper? Kamatayan, si Kamatayan, no? Ayan, no, New World Order, nakalagay dito. Yan, pandemic. Yan, pasok pa rin naman siya dahil until now, pandemic pa rin naman. 2020 pandemic, ayun pala, hindi ko nag-gets nung una. Kala ko established 2020. Oo nga pala. Kasi established 2017 talaga sila. Ayan, since 2017. Mali pala yung sabi ko kanina. So, ayan, 2020 pandemic. Ayan, nandyan yung kanilang logo ulit. Siyempre, ngayon, check na natin tong kanyang card. Parang yung meaning dito sa t-shirt na to, no? Ayan, pandemic 2020, the world was swallowed by darkness and embraced by the destructive pandemic. Everything has changed and the humanity was hiding from the pendulum of death. Ah, oo nga, tama. In the midst of so much suffering, the question arises, who and why? Is this a punishment of our Father in Heaven or created by the powerful human in our earth who wants to rule the entire world? So yun, sobrang lalim niya kung iisipin mong mabuti, no? So yun, yun nga talaga yung meaning behind this design, no? So yun, si Kamatayan, New World Order, parang, ayun nga, sinasabi nga dito, ano ba to, gawa ba to ng Diyos o gawa lang ng sino man na gusto sakupin yung mundo natin, which is naging haka-haka din yan online. Kung ano, gawa-gawa lang ba yung virus na yon or ano, saan ba galing talaga yon, ano nangyari, di ba? So ayan, ayun siya, yun yung ibig sabihin nung design na to. Siyempre, tapos na tayo sa shirt. Ngayon naman, punta naman tayo about sa kanilang brand. So yun, katulad ng dati, pagka yung mga nagbibigay sa atin, siyempre parang ini-interview natin sila ng konti para makakuha ng konting background, brief descriptions about their brand yan. So, punta muna tayo sa brand name. Babasahin ko na lang kasi hindi ko siya kabisado, siyempre, dahil sobrang haba na to. Yan, brand name. Yan, how did you come up with your brand name? So, Laxus Crime Artwear. Ang Laxus Crime Artwear ay mismong code name or screen name ko sa group namin. Bale, may grupo kami na ang pangalan ay Bloodline Artist. So ayun pala, yung nakalagay dun sa hang tag na Bloodline Artist. No? So group pala nila yon. At ang layunin ng grupo ay gumawa ng mga art. Bakit Laxus Crime? Kasi ako ang mismong gumagawa ng idea, concept, at ako din artist designer ng aking own brand. So yun, kumbaga parang personal talaga to. Kumbaga, mismong pangalan ng may-ari or parang code name ng may-ari yung brand name niya. In a way, sobrang unique niya kasi kumbaga, yun nga, wala kang makikita masyado na kapareho, wala siyang kaparehong pangalan or wala siyang katunog. Kasi ngayon, yun nga sabi niya nga rin, sobrang dami ngayong brands, maraming magkakatunog na ang hirap na maging unique. So, why not na yung mismong code name niya na lang dati, since 2010 pa niya ginagamit yung code name na yun. So, ayun, brief description naman about Laxus Crime Art. It is a lifestyle brand that makes unique and wearable clothing using art. The designs and concepts comes directly from the brand owner and its colleagues in the art field who made up the Bloodline Artist Group that involved in Laxus clothing industry. Using talent in the field of drawing and they can create a hardcore art styles to make quality and standout shirt designs. Laxus design is not just design, it has a hidden messages. Ayun na nga, yung ano nila, hidden message nila about sa design, no? And meanings that tell stories to those who see and wear it. A masterpiece with a story appearing in each
art series. So bawat designs meron siyang kanya-kanyang meaning. So yun din talaga yung mga gusto ko. Madalas yun talaga yung hinahanap ko sa isang brand, yung meaning behind dun sa design. Hindi ako masyadong fan nung parang mema-mema design lang. Pero ayun, na-appreciate ko naman yung mga aesthetic. Meron talaga, may nagugustuhan din ako na parang sobrang simple lang niya. Alam mo yun? Kumbaga minsan okay din na meron kang mga light designs eh. Hindi puro heavy designs yung mga t-shirts mo. Kaya ayun, pero ako personally mas preferred ko talaga yung may mga, yun, may mga hidden messages. And ayun na nga, the sole purpose of Fluxus is to convey his message about what he saw, what he heard, and what he discovered, and it can be voiced out through clothing and approach who wear it. So, every detail and concept of design is high quality and fashionable style that will bring you a unique artwear experience. Then, brand identity, kung ano yung tema ng brand niya. Ayan nga, meron siyang two types of shirt designs. Meron siyang regular shirt, ito yung mga minimal design. Yun nga, kakasabi ko lang sakto. Meron din silang ganun. Kailangan talaga balance ka. Hindi pwedeng yan nga, puro heavy designs lahat. Ayan, second naman yung art series nila, which is ito, part ng art series. Then, yun, year established is 2017. Stop lang. Then, last year, 2020, dun ulit sila nag-start na mag-release pa ng mga bagong designs. And, ayun, ito na. Ito pala, sinabi niya rin pala. Yan, design concept. Ito, third series. Ayun, third series, kaya pala number 3. So, ayun nga. Oh, ngayon nalinawan na ako. Ipapakita ko lang ulit. Ayan, may number dyan. Number 3. So, ayan siya. Ito din yung description. Ito pala, 200 GSM siya. CVC fabric. 70% cotton and 30% polyester. Siguro nagkamali lang dito. Kasi nakalagay dito is 100% cotton. So, medyo nag-conflict dun. At least napansin natin. Siyempre, for future improvements pa. 70% cotton and 30% polyester pala siya. Ayan, screen printed, woven label sa right sleeve. Ito yung kanina nga pinakita natin. Ayan. At ayan, social media accounts niya. Siyempre, lalagay ko na lang dyan sa screen. At siyempre, sa description below. Check niya yan. Siyempre, support local. Pag natripan nyo, check nyo yung page nila. Siyempre, hindi matatapos tong video na to nang hindi natin chinecheck at finifeed. So, alam nyo na. Let's check and let's fit. Siyempre, nandito na tayo para i-check ang kanyang size chart. So, katulad na dati, lalagay ko dyan sa screen yung kanilang size chart. Yan. At yan, kaya ang nirequest ko, itong double XL. Kasi based nga dun sa size chart nila, 22 yung chest width niya. So, yun. Kung matagal na kayo nanonood sa akin, alam nyo na dati, nung kakasimula pa lang nung pandemic, 21 lang yung chest width ko. So, ngayon, 22 na. Medyo lumapad tayo, no? So, ayun nga, based nga doon sa size chart is 22 yung chest width. Kaya, ayun talaga, importante talaga na i-check mo yung size chart. Kasi, iba-ibang brands, minsan iba-iba din ang size chart. Merong ibang brands na magkapareho at meron din magkaiba. So, yun, pinahaba ko lang. Pero, yun nga, iba-iba sila. Pero, eto na, check natin yung chest width niya. 22 yung width and yung body length niya is 29. So, i-apply pa rin natin kung paano natin sukatin yung, so kailangan natin mag-allow ng 1 inch below the armhole bago natin sukatin, or kahit more than that, okay naman yun. Yan, gagamitin natin syempre itong ating metro para straight na straight siya. 21 ng kanyang chest width, no? So hindi siya pasok kasi ang tolerance lang natin usually dapat 0.5 plus or minus. Yun nga, nabanggit na rin natin about dyan sa size tolerance. Klaro naman, hindi siya pasok, no? So, doon lang medyo nagka-problema. Check natin yung length niya. So, ayan. So, atin na natin. Ayan. So, wala dito. Ayan. Dito. So, yun. 28 nga siya. Ayan. 21-28. So, naging XL siya.
yun, nakita na nga natin, no, yung sizing niya. Doon lang tayo medyo nagka-problema. Pero possible reason doon sa pagkakatahi ng etiketa, dahil ako personally na encounter ko na yun sa No Kidding, doon sa brand namin, na yun yung nagtatahi, nagkamali siya ng tahi na XL dapat, nalagay niya double XL or vice versa. Feeling ko ganun ang nangyari dito. XL din dapat to at nalagay niya double XL. So sobrang laking possibility noon, ilang beses na rin nangyari sa akin yun. Dahil yun, sakto nga, yung XL dito is 2128 and yun, eto double XL on tag pero XL talaga siya sa actual sizing. Kaya ako rin, ang ginagawa ko naman dun, as much as possible, maliit pa naman tayong brand, siguro ang maipapayo ko lang, from own experience din, medyo mahirap, medyo hassle siya, pero checkin natin isa-isa mabuti yung sizing. Or much better, maganda yung shirts na merong yung may tag pa dito, may palatandaan ka, yun. Okay, pwede kang maglagay ng masking tape na eto XL to, ganun. Ako ganun kasi yung ginawa ko sa mga recent na pinatahian ko ng etiketa. Pinilagyan ko na ng masking tape para sure na ito XL, para hindi magkamali. Medyo, yun nga, katulad nga sabi ko, hassle siya. Or pwede ka bumili ng sticker, mga bilog-bilog na stickers na sizing sticker. Yan, para ididikit mo, banda dito sa loob siguro or dito sa gilid. Pero much better, dito na lang sa loob para sure at makita ng mananahe. Ako, ganun na yung ginagawa kong technique ngayon eh. Para, ayun, share ko lang din para baka makatulong. Medyo dagdag ng effort siya, pero okay naman siya. Okay naman yung magiging output niya. Ayun, isa pang i-call out ko na napansin ko dito siguro. Siguro yung print sa likod or feeling ko sa karton to. Ayan, kung mapapansin nyo, close up natin. Ayan, oh. Parang yung mga bakas-bakas ng karton, dumikit. Siguro wag na tayo gagamit ng ganitong klaseng karton. Feeling ko, yung katulad ng ginagamit ko, yun solid yun. Yung parang white face, tapos ganito yung likod. Para ang ihaharap mo sa kanya, yung white face niya, para yung mismong karton. Kasi dumidikit eh. Nagdikit yung parang mga hibla-hibla nung karton eh. Yan yung colors niya naiwan. Pero feeling ko matatanggal naman siguro to pag nilaban. So yun, sana matanggal siya. Pero ayun. So ayun, yun lang naman yung ma-call out natin. Overall, okay naman na siya. Complete package siya. Needs more improvement na lang. So yun, marami pa namang time. Kumbaga, first releases lang ulit nila to. After 3 years na nawala. No? So solid pa din. At ayun lang naman, i-fit na natin para makita nyo naman sa akin. At ayan na nga, ayan, kita nyo na, ayan ang fitting niya sa akin, no? So, okay pa rin naman siya sa akin. So, sa mga matagal nang nanonood, eh, alam nyo naman na loose talaga ang pananamit ko. Pero, ito eh, ox na ox pa rin naman sa akin to. May kita nyo dito sa sleeve. Ayan, no? Maluwag siya. At yan, may kahabaan din siya. Dito lang, hindi nyo lang masyadong halata ngayon dahil nakaitim nga ako. Dahil itim siya, buti na lang itim. Kundi, baka masabihan na naman tayo ng nakaraan ni, sino nga to? Ito, sinerge ko pa talaga bago i-open ulit eh. Ito, si Henlo Human. Shout out sa'yo. Grabe ka. Sabi niya, unti-unti mo nang naihingi kamukha si Senpai Kasu. Yung dati, Ruru, okay. Eh, ngayon, Senpai Kasu na. Grabe naman. Palubo na ba talaga ako ng palubo? Kailangan ko na magpapayat. Yung sakto lang, yung mga nung November, 3 months ago. 3 months ago lang, palubo ng palubo eh. Pero, ayun na nga, yan. Okay na okay pa rin siya. Hindi siya fitted sa akin. Kumbaga yung normal size ko. Yun, yun yung tamang term doon. Normal size ko. Kasi ano yan, tatlo yan eh. Yung mga fitted manamit, yung mga normal lang na manamit, yung tamang sizing lang talaga nila, at yung loose naman, katulad ko. Pero ito, nasa normal tayo. Saktong-sakto naman. At yun nga yung feel, katulad nga sabi ko kanina, yung 200 GSM siya. So, hindi siya sobrang kapal, hindi rin siya sobrang nipis. Sakto lang at comfy ang feeling nung tela niya. Gusto ko lang ulit magpasalamat syempre Luxus Crime Artwear kay Sir Benedict. Maraming salamat sa pagtitiwala na ma-review ko yung isang design nyo mula sa Luxus Crime Artwear. At ayun, sa mga gustong kumuha nito guys, check nyo dyan sa description. Lalagay ko yung link. Alam ko may Shopee sila, Facebook page lalagay ko na rin, social media account yan. Check nyo. At yun, maraming salamat sa suporta sa segment natin na to. Sana ano, may mga iba pang brand, you know, baka naman na ma-review tayo. Na yun nga, yung kumbaga totally hindi pa natin kilala, hindi pa kilala ng karamihan, na deserve din
ng spotlight para makatulong, para mapakilala din natin. Kahit papaano, alam ko hindi pa tayo ganun kadami, hindi pa ganun kadami viewers natin. Pero yun, sana kahit papaano nakakatulong ako na ma-promote yung mga brands nyo. No? So, ayun din naman talaga yung pinaka-goal nitong segment natin na to, yung mag-promote. Yun nga, support local, syempre, supportahan natin mga local brands, yan, mga, kahit mga nagsisimula. Maraming brands ngayon na nagsisimula na talagang sobrang solid din. Overall, yun nga, sobrang solid, 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 solid. At maraming maraming salamat. Shout out sa Luxus Crime Artwear. Bago matapos yung video na to, available na ang No Kiddings 5th release, ayan, ng Illuminate. Ayan. Sa ngayong pinapanood nyo to, ayan, sabi ko nga, kasabi ko lang, available na, panigurado eh, ayan. Uploaded na yan sa Shopee, check nyo, Facebook page, social media accounts, Instagram, follow nyo kami. Bumili na kayo, parang awa nyo na, ayan. Pero, ayan, available na, Illuminate. Siguro, yun nga habang pinapanood nyo to, posted na rin sa Facebook page namin yung meaning behind this design, kung inspiration na itong design na to. Ayan, papakita ko sa inyo yung likod. Nakikita nyo ba dyan? Yan, malaki siya. Yan, basta yan. Lalagay ko na lang din dyan sa screen. Sa end screen, makikita nyo naman. Pero yun lang, maraming salamat sa panonood. Siyempre, huwag makakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At siyempre, mag-leave ka pa rin ng comment mo sa mga suggestions sa mga clothing brand na pwede nating ma-review soon. So, yun lang, maraming salamat sa panonood. Paulit-ulit tayo and peace out. I'm out.